Ang susunod na programa ay Rated KG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng mga tito para sa mga batang manonood. Okay, we're live, mga kaibigan. Welcome to Kwarental Guidance. Kita ba? Ayan, medyo amateur tayo ng konti, amateur hour tayo. Ha? Second episode lang namin, pagpasensyahan nyo na. We're still taking a grasp of this technology na aming ginagamit. So, magandang gabi. Ito ang inyong tito, si Tito Kayo. At tinintroduce ko ang ating mga kasama. Si Tito Glenn Ford. Hello. Si Tito Lem. Sa mic lang po tayo magsasalita pag ano. Si Tito Top. Hello. At hello. Si Tito Awi. Okay? Hello. Ayan. So, guys, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Oh, Ford. Unang muna, magandang gabi. Maraming salamat sa... Meron na ba tayo? Nakakadalawa na ba tayo? Meron na. Dalawa. 9 viewers. 9,000 viewers. Uy, Sara Kuelo, nanunood. Yes. Kaya dapat stay tuned lang kayo mga Kwarentals. At Lem, Awi, masaya kami nakasama namin ng mga titos. Mga kapwa ko rentals. Ay. Pinakamalayo dito si Ari na galing pa ito ng ano. Una, Ari, bakit napaunakan mo kami ngayong gabi nito? Wala bantay. Wala misis ko eh. Misis. Parang kanina pa pala ako imig ng imig. Hindi pala bukas. Ayun. Ayos. Yun na tayo, kasama yun sa mga panimula. Oo, yan. So, Lem, si ano ba, si Joy ba ay nandito? Saan? Juti ba, Juti? Sa Kalamba. Sa Kalamba. Alam ba niya na nandito ka? Tulog na yung... Ayun, yun ang sinasabi natin. Pero, recorded to eh. Kaya malalaman niya din. Masisave to eh. Tsaka yun. Ngayon nga lang. Ngayon live tayo talaga. So disclaimer pare. Disclaimer. Okay. Yung kung may mababanggit na pangalan ko sa kanilang mga kwento, biro lang yun. Hindi po totoo yun. Baka masabi ko yung dati mong pangalan. Biro lang yun. Tsaka ano, sa batch namin nga pala, dalawa yung Lemuel. Kaya shout out kay Wewe. Wewe, all the way to, from... Kung nasan man kayo, dyan lang kayo. Dito kami. Magano kayo, mag-message kayo para baka may matanong. Yes. Interactive tayo. Tandaan nyo yan, mga Kwarentals, mga viewers. So, pwede kayo magbato ng mga online questions nyo. And we'll read it. And maybe you can ask the questions from our guests also. Yan. So, marami tayong pag-uusapan. Open din tayo sa mga suggestions. Songs. Ha? Yung mga music, kung ano gusto nila ang music, background music. Oo, oh, okay. Tayo ng copyright dyan. Ayun na lang. Mga ano lang natin, mga kaibigan lang natin, patutugin natin. Okay. Mga original Los Baños sa music. Ay, mayroon tayo. Tulad ng? Ano? UP na rin. Yan. Maganda yan. Rural yan. Shout out lang ako, brothers. Sa kantang yan. No. Meron rin tayong viewer from Valenzuela, isang DJ, si Idol DJ Richard Tampos, yan. So, teka, saka ito meetingin, mga Kwarentals talaga, oh. may dumaan. Yung waiter. Dumaan yung waiter, eh. Oh. Baka may order ngayon. Okay. So, yan. Itong Kwarental Guidance, alam na natin, ano to, lahat to, pwedeng pag-usapan, no? Ano ba to? No holds barred ba to? Or... Hindi kasi may mga asawa to mga katabi natin. Top, yung pang eh. Ano, yung pang 10 o'clock na, 10 o'clock pang 10 p.m. na topic. Yeah, oh. Tulog na mga bata yung, niyan, tulog na mga bata. Kung mayroon suggestions na kung para sa next episode, comment lang kayo para tingnan namin kung pwede namin yan.
So, uunahin na natin ang magiging guest natin later is isang negosyante, a local of Los Baños. Doon din nag-aral, no? Mamaya natin sabihin. Legend yan, icon yan. Secret yan, secret. Oo. Pero ano yan? Campus Pedure. Kilalang kilala yan. Mula nung maliit pa tayo hanggang nang lumaki tayo. Yan, oo. Mabait na tao. May iba na hindi lumaki. Hindi pa tayo Kwarentals nun eh. Ano na yan? Icon. Icon. Icon ng Los Baños. So. Campus Pedure. So, papasalamatan lang natin yung mga nag-tune in na. Si Philip Elliot, si Mr. Motor. Balang, one of these days, gagas natin yun si si Mr. Motor. Congratulations sa kakapanganak lang. Hindi ako kita, no? Second child ni G. And si Charmaine. What's mate? Quarental rin. Charmaine Naranjo. So, Si Karen. Hindi ka umatid ng meeting, Karen. Ano ba ang ano natin? Karen, ha? Ano bang mga ano, bilang nandito tayo ngayon sa ISIS bar, ano bang mga naalala niyong kuwan natin dito? Dito? Oh, yung mga memories natin. Gusto ba natin alalahanin yun? Oo naman, syempre. Yung mga pwede nating sabihin. Ay, di wala na ako may kukwento. Di, actually, yung simula yung sa baba, di ba? Wala tayong magkukwento dyan. ISIS baba, oo. Yan. Para yan. Oh, sa phone na lang na mga phone natin, antayin natin yung mga phone Neri, question. Neri boy, ha, nanonood. Dito kasi siya makakapunta kaya manonood na lang siya. Yung Kwarental guidance, siya nag-coin niyan sa pagkatagal ng natin. Ano ba una niyo naisip na pangalan? Ano noon eh? Ako suggestion ko nung usapang Kwarental eh. Hindi ano ba mga si Neri boy ba yung si Neri ang Kwarental guidance. Yeah. So si Talino yan eh. Inuman sessions talaga nagsimula. Oo. Kasi nung napag-isipan niya, nung nag-uusap kami, nagiinuman. Alam mo na? Andun ka nun eh. Andun ka nun. Kilakayo, di ba? Kilakayo. So usually, kilakayo po kami. Pero ngayon, kung hindi nyo na itatanong, nasa on location kami ngayon. Yan, grabe. Second episode pa lang, so, on location na agad. Oo, on location. Isipin mo, may budget. Isipin mo, siya na yung... Mga gusto niya lang mag-inom eh. isipin mo, siya na yung i-interviewin, palugar pa niya. Baka may paletson may maya. Yung mga gustong sumunod dito, nandito kami, baka gusto niyo makita si Lem in person. Yan. Nako. Diba? So, makikita, Lem is... Ay, nako. Here it is, So, stay, ano? Stay tuned, ha? Malapit hawak na. Hawak lang, malapit. Ba? Narito na yung ating guest. Ay, may tanong si Karen. May tanong nga pala si Karen. Ano yung tanong ni Karen? Papakilala natin in a while. Pangtito lang ba daw yung mga show? Hindi. Makakakuha na aral dito yung mga kabataan. Siguro kailangan ipakilala mo na yung... Oo. Kasi parang ano yan eh. Para matuto din yung ating mga millennials, ganyan. Matuto ng aral sa mga tito. So, okay, nandito na ang ating guest. Ang ating guest today ay isang Los Baños, original Los Baños icon. Yan. Maraming humahanga sa kanya bilang isang ano, isang businessman, bilang isang tao, bilang athlete. Maraming siyang achievements bilang isang triathlete. So, ladies and gentlemen, pa-introduce natin. Please welcome our special guest, Mr. Ian Castilla. Palakpakan. Woo! Okay. Boo, live yan. Okay. Una-una, maraming salamat, Sir Ian. Paano ba natin na si Sir Ian? Ano? Totoo. Ang dami natin, 7,000 viewers. Oh, 7,000. Ano lang tayo, bro. Diba? 18,000 crowded house. Oh my gosh. So kanina sinabihan natin yung mga naka nanonood, naka-tune in kung ano yung mga gusto nilang itanong. Pero yun nga, pinakilala ni Kayo kanina ang ating guest, a local of Los Baños. Fellow ruralite din ito, di ba? Fellow ruralite. And then siya yung nagalagay sa mapa ng magandang bar dito sa Los Baños, no? So, 25 years celebrating 25 years this year, di ba? Congratulations sa unang tanong. Unang tanong agad, ibabato na.
sa ating guest. Kasama na rin yung magandang gabi mo. Pagsabay mo na. Sige, bati ka muna, Sir Ryan. Bati ka muna sa mga viewers natin. 17,000 views. 17,000 na. Sa Facebook tayo. Hello. Ah, yun lang. Hello. Good evening. Ayun ang camera natin. Ayun. Yun. Sorry. Ngayon ako nakaraan sa ganito. O, diba? Ganun talaga ang mga celebrity. Celebrity. Yes. You know, yes. Homeowner. Ayan, unahin na natin yung unang topic natin kasi maraming nanonood dito na mga gustong magnegosyo eh. Bro, naisip mo na ba to talaga nung kabataan mo pa lang na ito na ang gusto mong career o maging negosyante? Not specific sa isang bar pero as negosyante, you know? Nag-start sa 1994. Nagtatrabaho ako lang sa isang negosyo ng pamilya, yung export handmade paper. Tapos, tuwing pagkatas ng work, wala mapuntahan. Ang alam niya na ito sa mga business. Ganun. Tapos nagkala kami ng side ng medyo kaedad namin. Tapos natatambay namin yung Heights! Ano siya, video? Karoke siya ito. Karoke nga ba yung binabasa? Ang dami eh. Oo, karoke. Hindi na uso. Hindi na, yan. So yun, yung karoke. Tapos tambay kami ng tambay. Lagi para lang mag-relax. Tapos yung mga sounds, My Way. Hindi kasi di ba pag gano'n, pag luma, pagalingan kamanta. Hanggang sa umayo yung may-ari, inalok sa amin. So, hindi pala... Si Maxim Salvosa, yung may-ari na Metro Hair. So, hindi pala yung original sa baba ang, hindi, kaya, ang lugar? Oo, hindi. Sa tapat na malapit sa PS Bank, yung Aurora Building. Okay. So, hindi pa pala yun yung una. Yun yung first ISIS bar na yes. Tinayo. Unang location. Mm-hmm. Gano'n kayo katagal doon? 94. Lumipad kami dito. 97. 3 years yata. Lumipad kami doon sa susunod. Yung baba. Yung urid. Yung baba. Yung kila, yun yung tanda ng mga tao. Yun ang inabot namin. Mm-hmm. Pwede na kaming uminom. Madami madaya doon ha. Mga 2001, mga 2000 ano. Madami mga high school pa umiinom na. Wala akong kasalanan doon. Ang daming nangyari doon. Part ng culture ng namin nila Lem. Siguro na maraming mga Tagalos Baños yung ISIS eh. Diba? Mm. Madaming memories nangyari. Kasalanan. Kailangan ng Thursday. Si Kayo, di ba? Ang dami nakilala ni Kayo doon. Kayo, ano masasabi mo? Oh, totoo yun. Madami akong nakilala. Nakilala lang. Ang dami kong friends eh. Nakilala lang. So ano talaga yung ano talaga yung objective maliban sa music? Sorry. Gusto mo lang ng tambayan ang inom? Tambayan kami ng barkada, mahilig kami minom. Sasabi namin mahanap tayo ng tambayan. Ngayon nung inalok siya, wala naman akong pambili noon. Inalok siya installment. Installment. Ilang years to pay. Sabi ko sige, tapos nagkataon noon yung mahilig ako sa music dahil nga doon sa ang init no. Mahilig siya doon sa, nandun, katatapos ko, kauwi ko lang noon eh, from Cebu. After, ano, so may experience ako sa music. Ayun. Ano ginawa mo sa Cebu? Nagtino. Taga doon talaga? Hindi, ang tatay ko taga doon, Negros tsaka Cebu. So, no, part of my reformation you know, parang, tama ba yung English? Oo naman. Yun, tapos, long story yung Cebu, no. So, anyway, para mas, ano, so pagbalik ko may nagtrabaho kasi ako doon part-time DJ sa NU. Oh, maraming so, di mo alam yan. So pag-uwi ko, hinahanap ko yung sounds. Kaya nung bumalik ako ng Las Baños, sabi ko, sige, inalok yung bar. So, iniba, from video ko naging may mga sounds na, may mga CD, mga ganyan. Ang CD ko noon, 47 lang yata.
Kasi CD pa nga pala ang... Sorry, CD. CD pa. Ah, para sa mga millennials natin, explain lang ng mga tito. Ang CD po ay yung makintab na bilog na nilalagay sa parang player, ganun. So, parang plaka. Hindi, baka hindi rin alam ko na yung plaka. Lalo ng lubabo. Oo, lalo ng lubabo. Ano ba, anong mga audience nyo? Anong edad ba? Anong age group? Halo-halo to eh. May mostly mga Kwarentals. Pero pag na-post na to eh, tsaka pag naging viral na tayo, di... Kwarentals? Mga 40 and above. 40 plus. Mm. Pero maraming mga tune in na mga kabataan. Okay lang, okay lang. Mm-hmm. May matutunan din eh, ng konti. Mm. So, ngayon, di ba... Pag di-DJ ngayon sa mga DJ dyan, alam niyo naman, dali-dali na ngayon. Dadala ka lang ng laptop, tapos meron kang controller. Sync-sync ka na lang. Minsan, di mo na nga kailangan pumili ng kanta na yung pareho ng bilis, di ba? So, kwenta mo sa ating mga kids natin na ngayon na ano ba yung, paano yung mag-DJ nung araw gamit CD? Iba nung araw, naranasan ko yung plaka pero hindi ako magaling mag-DJ sa plaka. Naranasan ko yung CD, madali na nun kasi kinukuyo mo lang eh. Oh, wala nang rewind, di ba? Kasi mga kids, yung araw, nung wala pang CD, cassette tape ginagamit. So hindi ka pwedeng diretso sa next song. Kailangan mo i-pass forward o rewind. Si ikot yun, naantayin mo hanggang hindi mo pa ma-exacto yun, di ba? Paano pag side B? Kung hindi ka pwedeng mag-DJ na cassette, napakahirap nung ano yun. Hindi, mas... Ako, mas madali po yata ang cassette eh. Kasi cassette, pag bunot mo, ipipit mo lang ng daliri. Ah, sa bagay, ganun. Pero ibig sabihin... Ballpen, yung may takip. Pero hindi mo yun mamomonitor na ano eh, di ba? Na saktong-sakto, kailangan medyo tatansyahin mo din. Yes. So, pero habang nakasalang isang kanta, pinaprepare mo isa at pinasakto mo, di ba? Mm-hmm. So, nung nag-evolve tayo sa CD, paano ngayon sa CD natin? Ang ano kasi nun, advantage naman ng CD, kita mo yung time. So, ngayon, kita mo naman, di ba ngayon, naka ano na eh. Pero noon, sipin mo from plaka tape, biglang may lumabas na, kita mo yung oras. So pag matatapos na, alam mo din, di ba? Alam mo din, natitira. So kung magsasalita ka, alam mo yung intro ng isa, kaya mong umano. I mean, hindi siya ganun kahirap tulad ng plaka. Tapos, maliit lang, mas maliit. Magkano ang CD? Magkano yung CD nung time na yun? Ang hirap maalala, no? Pero naalala... Mahal pa nun. Ngayon, nadadownload mo na lang yung mga... 300 pesos yung average price ng isang CD. Mahal. Tapos mga ilang kanta lang yun, mga 10 hanggang 12, no? Misa wala pa. 6, 8. 6, 8. Iba-iba. So, nung ISIS bar nung araw, kung sa mga umabot, naalala niyo yun, parang ilang CDs nagsimula ka? Ilang CDs lang? 47. Tapos, ngayon ilan na? Nasa 2K. 2,000 CDs. Oh, pero nahaluan na ng galing ano, Olivares. Eh wala, ganun talaga ang technology, nag-evolve. Bili ka na, 500, 10. Ngayon nga, di ba, hindi na ano na lang ngayon ng CD, display na lang eh. Display. Pagkabili mo ng CD, lalagay mo sa laptop, rip mo yung kanta, tapos nandun na sa laptop mo. Yes. DJ ka na lang, ganun, di ba? Oh, tapos pakiusapan kung tutugtog siya na maayos. pag walang gasgas, ilang problema? Oh, yung nung CD, pag nagasgas, minsan parang umaandar na yung play, paikot-ikot, puta. Palit ka ng kanta ngayon, mabilisan. Panahon yung CD pa din, no? Nabutan pa namin yung CD noon. Ako na pag hindi na ako nakapag-DJ ng CD. Patch natin yung transition from cassette to CD. Oo. Kasi may Metallica ako na Guns N' Roses ako na cassette tape. Oo. Meron din ako CD noon. Oo. Kaya transition. Kaya transition. Kaya namin yung cassette, saka CD. 45 inabot nyo? Ay, single. Yung mas maliit na, no? 33 yung malaki, di ba? Inabot pero hindi na ako nagkaroon nun dahil ano eh, wala pa tayong pera nun. Ganun talaga eh. Kasi nung araw talaga ano, yung choice of music mo ba talaga, ano masasabi mo sa choice of music mo? Choice kasi, of... Sa amin, pasok na pasok siya ng mga panahon na yun eh. Pero hindi lang kami yung okay eh. So ano talaga yung preference mo sa pagdating sa music? Ano eh, hindi siya social na ito. Hindi ako marunong mga Steely Dan ng mga araw, yung mga Doobie Brothers, yun yung mga, di ba, pag mga marurunong, yun yung mga alam eh. Ang influence ko nun, kami nila Zion, si Zion Sabala, kung naalala, kung kilala niyo, puro OPM.
Mahilig kami mga ganun. Talaga ganun kami ka, ano. Hindi, hindi naman. Mga Gigi na Padilla, yung mga ganun. Ganun. Tapos ang corny namin nun, love song, ang pinag-iinita namin. Beer, beer. Ano yung beer? Yon. Tagayan, tagayan. Sorry, order ng beer. May tanong ka pa sa music, bro? Wala, wala. Shout out daw kay Bunny. Marfil, hello, hello. Bunnyfied. Bunnyfied. Yan. So yung mga gusto mag-plug ng mga negosyo nila, ha? Pwede. Uh-huh. Salamat kay Kuya Awi. So, nung lumipat ka from dun sa original dito, lumipat ka dahil you wanted a bigger place o kumikita kaya gusto mong palakihin? So, paano ba nangyari nun? Yung pang tatlong taon na yun, bro, maganda talaga. O sige, kikwento ko, memorable yun eh. So first night, nung sinabi na merong bar, na bar nga doon na may sounds, di ba parang kakaiba. No. So, ang daming taong pumunta, ang benta ko hindi ko malilimutan, 11,000. During that time, ha? Isang gabi na yun, yung opening. Oh. Daming pumunta, puno-puno. Sumunod na araw, 700 yata. Hindi naman na barangay. 700, 800, sabi ko, akala ko, sabi ko, uy, yung ganda ng negosyo ko. Pangalawang araw, 700, dalawa lang yung tao. Sumunod na araw, tatlo, sabi ko, patay tayo dyan. Patay ako. Hindi pa gaano kasi kahigpit ang mga barangay nung araw. Mahigpit nun, mga kapitbahay ko dun. Sila yung umaakyat. Kasi hindi ko naman maiwasan na mamaingay yung mga lumalabas eh. Ah, sa paglabas, wala nang volume ano yun eh, control. Mga nakainom na, hindi mo na maawat yan eh. Kasi nung tataka ako, bakit nung video ko yun, hindi naman nila nire-reklamo. Eh di ba, mas maingay yung boses. Pero tingin ko, pas tolerable ang Pilipino. So, di ba kayo pag may kapit-bahay kumakanta, okay lang sa inyo? Pag maganda boses, oh. Oh, pero pag pangit. Pag nakaka-adult. Bulahaw ka na. Tsaka kung kaparehas mo ng genre, di ba? O ng preference. Kung rin po yung pinapalugtog. Kung kayo naman yung party, kami naman ang bibigyan. Bawi. Tama yun, bawian. Pero paano ko babawi, di ba? Kung nagpapatugtog ng maingay, pili mo papatugtog din ako. Wala kang bawi dun eh. So nung araw naman, nung 90s, 94, magugulo na ba mga tao noon? Kasi sa Manila, uso mga away eh, di ba? Uso. So noon na mga away na, uso na. Dami nag-aaway, ang daming... Lagi kang peacemaker. Oh, bouncer, waiter, DJ, ganun. Ano naman? Hindi naman gabi-gabi ito. May time na halos gabi-gabi. May time na ganun, may time naman na... Kasi siguro nagsawa na mapakiusapan mo sila eh. Pero pagdating nung mga simula, away, yung pinag-aaway, wala. Kalimitan mga frat eh. Naalala ko, bro, nung nandito, parang hindi na, binuksan mo naman yung ISIS, hindi naman for UP Los Baños students lang, di ba? No. Nagkataon lang. Mangiinom Portugal UP, yun yung ano eh. Kaya lahat ng mga fraternity kilalaki eh. Di ba, no? Nag-ayos eh. Ay, mga ganun. Tsaka mabait, mapwede naman silang pakiusapan. Siyempre, meron naman kalimitan. Sa bawat flat, may isang makulit. So, may time na ba na napikon ka? Mapipikon ka kasi may hiya ka dun sa iba na parang wag naman kayo maingay. Wag nyong naman kulitin. Pero siyempre, minsan, paano mo awayin? Kapatid ng kaibigan mo, pamangkin ng ganun, mga ganun. Hindi mo awayin sa pakiusap. Mas maganda, tumawag ka ng barangay. Mga ganun. So, ngayon, 25 years na ang ISIS Bar. What's next 25 years ahead? Anong mga mangyayari? Okay, no. Teka, liwanagin ko lang, no. Itong ISIS Bar na to, ito yung coffee shop before. So, inabsorb nitong coffee shop yung one. So, ito yung coffee shop. Dalawa kami dito, may partner ako, no. Very busy na tao. Tsaka napaka maintindihin ito. Si Bart Biagdan.
Kilala niyo si Bart. Nagpa-basketball yun. Yan, he's part of this business nung sinimulan namin to. And he was understanding enough na nung wala na kami mapuesta niyo sa baba, inabsorb nitong coffee shop yung ano, yung Isis Bar. Now, Isis Bar kasi yun yung nakasanayan. Wala nang hirap magpaliwanag eh. Ito yung... Kung babaguhin mo pa eh. Oh, hindi. Pero it's registered as under BRB. Bart Art Biyagtan. Kasi yung coffee shop noon, yung ganun. Ngayon, pupunta yung mga tao na, yun yung ISIS, yung ganyan, yung mga nakalagay sa mga ganyan. So ako, hindi lang, ang hirap magpaliwanag eh. Okay, kasi at ang tagal pangalan talaga niya nito, ISIS, ICS, yun. Ito, ISIS. Eh, tapos kaso naging terrorist yun eh. Yun nga eh. Tapos yung sa LB Square naman noon, yung... ito yung IZIZ, yun naman yung ISIS. Pinaglaruan namin yung pangalan eh. Limang billiard table, billiard tables. Ginatayo rin kasi yun. Very memorable nun yung Drunken Masters. Ah, oo. Sino nga bang may organized? Wala lang, kami lang. Lahat ng tambay dito, yung mga lahat ng tambay na lasinggero, naglaro ng Drunken Masters. Titingnan ko sino yung, kasi di ba kalimitan, pag nagbibilyar magaling, ayaw uminom. Ang daya, ang gulang, di ba? Naduduling na eh, pagka ano, hindi na makasipat. So, pustahan, sasabi namin, isettle natin to once and for all. Sino magaling magbilyar na nakainom? Sino ba sumali doon? Tapos nun, may pag sumali ka... Original yung concept na yun eh, no? Oh, pag sumali ka, kailangan may nickname ka. Katulad ng? Halimbawa, ano bang nickname ni Top ngayon? Hoop Tops, yeah. Yun, diba? Christopher Ototop Juliano. Yeah, kasi parang Efren Bata Reyes. Parang Efren Bata. Yun, ginaya namin. So, yes. Si Lem kasi dati, ang nickname niya, Jake. Jake. Jake the Snake. Pinupunta niya. Lugar yan. Biro lang, biro. Joy, yo. Oh, may nanonood sa'yo. Di, pinaunahan na naman natin yung mga may asawa dito, eh di... Trabaho lang. May asawa, may disclaimer na agad. Bro, pag sa mga mababait na asawa. Yeah! Yun. Oh, ano, punta na tayo sa next topic natin. Sports. Yan. Ikaw pa rin, syempre. Kasi, bro, kilala ka hindi lang bilang ano eh, bilang ISIS owner na ayan, tsaka peacemaker sa bar. Kilala ka rin dito, nakilala ka rin bilang ano, pagdating sa sports hindi pa uso masyadong triathlon sa Los Baños, yung parang kayo yata talagang nagpauso. Hindi, ang nagsimula noon apat, I mean to nakinig kayo, clarify sa, things no, sa Los Baños si OJ Gomez, si Ayok, si Oliver Ilanan, si Dennis Mascardo, tsaka si John. Actually, apat o anim sila na ganun. Paano ito nagsimula? Ano to? Trip nyo lang? Talaga bang magagaling kayo sa sports? Nagta-tennis ako. Okay. Nag-aaral ng mag-tennis. Haba ng pila sa club. Hirap maglaro. Hirap maglaro. Pag nilista ka dun eh. Eh, pag hindi ka magaling. Sa country club yan. Oo. Oh, pwede ka matalon na. Maghintay ka maghapon. Pero, abutan ka na ng inuman. Hindi ka pa nakakalaro. Tapos nilinis mo yung raketa mo, lahat ng gamit mo, hinanda mo. Pagdating mo doon, lalaro ka na ulan. Pa yung sasambot ng ulan, ano? Oo, hindi ko, parang gano'n, ang patay. So, ilang beses nangyari, sabi ko, ang hirap naman ito. Parang 6 months ka lang pwede maglaro ng sigurado. Yung remaining 6 months, depende sa ano. Naglakad ako na ng forestry, nakita ko yung botanical pool. Pumasok ako, luma na yung swimming pool, nakita ko swimming. Sabi ko, marunong, kaya ko ba to? So, hindi ka swimmer? Hindi. Swimmer na. Hindi ako, ano. So, natuto ka lang talaga mag-swim nung nakita mo yung botanical? Doon ko palang nag-start? Nag-try ako, kasi di ba sa rural, ang exam, patatawirin ka. Sa PE natin. PE, second year PE. Hindi ko matanda kung weed lang yung pinatawid sa amin. Di ba kaya mo, wag ka huminga? Eh kami nga, pinatalon lang sa diving board, pasado na eh. Hindi nga ako natutulong mo ito. So ganun, yun lang alam ko, hindi ko alam. So nung nag-try ako, nakita ko yung botanical, nag-swim, breaststroke na para nakatayo na ako sa swimming pool eh. Tapos may kumancho sa akin, nakatabi ko, sabi sa akin, swimmer ka pala, tapos tumatawa. Sa loob-loob ko may araw, mampakawalang yan ito. Tapos sabi ko lang, gusto ko talaga matuto kasi wala nga akong ibang sport na ano. Ilang taong ka nun? 34 yata, 34. Pwede ako nagkakamali. 34.
So 6 years na lang, Kwarental ka na noon. Oo. Sharing na lang, sharing. Sharing. Pasensya na dun sa mga ano, imik ako ng imik, wala pa lang mic. Oh, meron ka, meron De. Ka. Meron 'yan. Ay, hindi. Kanya-kanya yung na. Yung mga music company diyan, baka next time i-sponsor na tayo ng mga ano, condenser taong mics. Talagang gusto mong matutong mag ano? 34 yata. 33 or 34. So ganun. Hindi pa rin too late, no? Na sa mga Walang too late. Wala too late. Ako lang sa akin, walang too late. Mamaya, dadating tayo dyan sa never too late. Never too late. Mamaya, huwag ka tat. Sa pag-aasawa ba ito ni ano? Pag-aasawa ni ano? Ni Top. Ulit. Ah. So, that was the first, Kwarental, ano? The first, tawag nito, discipline, the swim. Anong sunod? Eh, runway ka na nun? Hindi din. Hindi rin. Marami bisikleta, bata pa. Dito naman, madali naman may siklete eh. Ang tagal ko, may nag-alok sa akin, sabi sa akin, gusto maturo ka ng lumangoy. Sabi ko, gusto ko matuto. Sabi sa akin, sige, bayaran mo ako 7,000. Para kung sabi ko, ha? 7,000? Sabi mo, noon yun ah. Mahal na 7,000. 20 years ago. 20 years 21, ago. 21, kasi hindi pa ako nag-triathlon noon eh. Sabi ko, ganun. Ang mahal. Sabi ko, ba't ang mahal? Sabi niya, hanggang matuto ka. Hanggang matuto daw ng butterfly. So, ibig sabihin, pwede isang taon. Sabi ko ba? 7,000 a month? Hindi, 7,000 lang. One time, at program mo, one time. Yung oh. Dapat nagkunwari kang hindi natuto, mga isang napaka, taon. Napaka, ano sa akin, ng tao yun, mabait siya eh. Napaka, hindi ko siya malilimaan eh. Hindi ko siya si Coach Alexis Dumagit. Coach Alexis Dumagit daw, yun. Oh, 7,000. Naging coach ng anak ko yan ngayon. Stricto yun, pero marami kang matututuan. 4 hours ata ang training. So, natuto ka. Gano'ng kakatagal na tingin mo nung parang, kahit pa paano, decent ka na as a swimmer? Parang basta, ano eh. Langoy-langoy. Siguro mga 3 months siguro. Kasi from zero talaga. Tas, alam mo yung takot ka na matanda. Iba na yung mga bata, pwede mo utuin. Pag matanda, tas hindi ako, siguro, ayoko talaga eh. Parang, kasi seryosohan eh, freestyle, yung mga ganun-ganun. Correct. Takot na takot talaga sa kanya nun eh. Kasabay mo na yung... Ito yung nakakatawa nun. May mga kaibigan ako. Nung narinig lang yung 7,000, sige yan, paturo ka. Pero ito yung tunuturan ako, nandun silang lahat. Mautak. Yun ang sabay kami, parang yung 7,000 divided by 5 yata yun eh. Ganun ang nilabasan. Nandun sila naglalangoy din. Nandun din. Ginagaya yung pinapagawa. Tipid, tawa ng tawa yung coach. Kaya namin pinapakwento nito kasi ang dami rin nagtatanong eh, tawag nito, talagang kailan nagsimula yung Trantados? So, you guys are, kayo ang founder. 1999. Kayo ang founder, no? Yung nagsimula si, na yon. Si Arnel Banjan, si Pau. Sipin mo ha, si Arnel Banjan yun ha. Si Pau, si Pau Mondoñedo. Si Ross, actually, yung idol naman namin, he was the first Tran. Si Ross Pangat. Hindi pa kami... Nagta-triathlon siya na. Yung nga lang, wala pa kami pangalan. Uh-huh. But kung ako if I papayagan ako, ililabel siya na the first Tran. First Trantado. Si Ross talaga. Nanonood na kami sa kanya noon. Support group kami ni Ross. Pagka mga karera, pumupunta kayo. Oh, tataka kami sa'yo, parang tanga to. Ba't ka sumasali sa mga ganito? Ah, sorry, pwede ba mag-talk? Doc Ross, shout out. Kumbaga pinapagod mo yung sarili mo. Tapos tawa kami ng tawa sa kanya. Pagod na pagod siya. Tapos kami, mag-iinom kami habang nanonood. Hanggang sa, yun nga, dahil nag-aaral na kami mag-swim. Hanggang sa sumali na kami. So, si Dave Gores, si Emil Tapanco. Kuya Daki. Oh, si Dakoy. Si Dakoy. So, walo kami, tama ba? Si Pau, si Banjan, si Ross, si Alexis, Principe. Ayun, si Alexis. Sige, yan. Yun ang magaling ng lumangoy noon pa. Noon pa. Okay. Noon nakita na kami, sabi niya sa amin, ano meron? Diver yan eh. Saka doon ko nakita nagsisimula ulit mauso yung mga road bike sa eLBi na, yung mga iba-ibang road bike. Pero yung mga road bike noon, mga itsura, yung mga nandito pa sa baba yung... Dito, yung cambio sa... Tri-bar. Sa frame. Shoutout sa mga Tran. Salamat. Oo. Sa mga Trantados, saka sa mga ESPA. Happy si 20th. Adam, yeah. Hi. Tayo pala, nung
Tranta, o 30 years old ata, 2010 ata. 2010, mga 29. Natatawa ako nun kasi yung unang race namin, magkakabatch kami nila Kayo eh, tsaka nila Lob, no? Unang ano namin, competition natin sa Lasal ba? Lasal. Sa Lasal, o. Oh. Oh, ano bang? NAGT, Animo Sprint. Batrip na batrip si Top Top. Ay, kasi di ano, swim ang una noon, pre. Ano yan, anong year? 2010 yan. Galit na, oo, kasi una noon, swimming. Eh kami, yung ganun pala talaga pag competition, eh, di, umuna pa nga kami sa simula. Pakatapos noon, nasagasaan kami, muntik na malunod. Tapos si Top Top, asar na asar kasi, yung ano, yung tao doon. Sabi ko, ba't ka asar na asar? Putang ina yun. Ay, sorry. Sabi, yung ano, blip, yung ano. Pwede pala yun. Pwede. Pwede. Blip, blip yung ano. Sabi ko, bakit? Eh, niloloko ko kasi daw. Kasi si Top, pag napapagod, ang ginagawa niya, nagbababos. may picture pa kami ni Top kung magkatabi sa dulo ng pool na. Kasi ganyan, parang, ba't ba natin ginagawa ito? Ginagawa talaga yung bubbles. Ginagawa yung bubbles sa, ano, sa dulo. Practice. Ang actual tournament. Pwede naman, kaya lang siyempre. Okay. Ano mo na yung mga... Yung nagsabi sa akin, nag-bubbles. Eh, nung time na yun, karang bago-bago lang kami natutong lumangoy. Kaya, ano eh. Yun. Pero nung time na yon na-feature tayo sa Inquirer. Yung picture namin na patalon sa may picture. Na-picture. Na-picture kami sa picture. Na-picture pala, hindi na-picture. Saan naman ang galing yung ano, yung kalokohan, sa lokohan lang din ba nang galing yung ano, yung pangalang Trantados? Yung Trantados, kasi ganito. So si Ayok, si Oliver Ilanan, kasama siya dun sa mga seryosong nagtatriathlon sa Los Baños. Kami naman, yung mga talagang taga-LB, kami lang yung naghahanap lang kami ng dahilan para, siyempre, umiinom. Tara, maghanap tayo para pang paano balance lang. Mag thank you, Brad. Mag-ano naman, sports naman tayo, inom tayo ng inom. So, para sa araw may gagawin. Oh, pumunta kami sa Subic one time, nanood kami. Kasama namin si Jonathan Bernardo. Kasama namin, nanood kami sa Subic noon. Nakita namin na, sabi namin, feeling namin na may nagte-tennis, may nagba-basketball. Sabi namin, ba't di natin kaya itong triathlon? Eh, kasi napanood namin, bumabagyo eh. Signal number 2, number 3. Nakakita kami ng tao lumalangoy sa bagyo. Sabi namin, puta, wow. Mga kami, tingin na kami. Ano? Isang taon. Nyabang namin nun. Doon nagsimula yung afro ko, yung kwento noon, no, naging afro ko. Sabi ko, hindi ako magpapagupit, hindi ako nagtatriathlon. Pag dumadating sa IC sa baba ito noon eh. Hanggang sa humaba na humaba. Sabi ko, magiging... Hanggang sa nakalimutan mo na yung ano, Hindi na ako nagpag... Talagang sabi ko, mahilig ako mag-ganon eh. Pag hindi ko itong nagawa. Sina-challenge mo yung... Parang, ano mo yun, sina-challenge mo yung sarili mo, tapos may gagawin kang sacrifice. Pero sa akin lang, buhok lang yung ano. Hanggang sa yun, natuto na kami. Tapos, naalala ko yung mga memories namin noon, no? Pag kumakarera kami, kasi lalaki ng tiyan namin, mga mama tawag sa amin, eh. Lagi kami huling natatapos. Tapos, yung mga tao na, hindi nakakala namin, pinagtatawa na kami, na parang ano ba naman itong mga to. Yung pala, yung marami doon na mga seasoned na, natutuwa sila na merong mga mama na kahit anong mangyari, tinatapos. Mga finisher pa rin. Naka-mountain bike kami. Tapos nakikita namin sila, chine-cheer nila kami na go. Hindi pa road bikes ang gamit nyo. Mountain bike ako noon. Mountain bike. Noon, pwede. Ngayon, iba na ngayon eh. Mountain bike ka, iwan ka dun. Okay, bawal na. Ah, bawal na talaga? Bawal na. Ako, kahit sa duathlon. Pero sa Australia, nakakita ko may mountain bike pa din eh. Pilipinas, social na mountain bike. Hindi ko alam bakit. Pantry na, may fixin eh. Yung mga gusto sa magtanong tungkol sa sports, triathlon especially, mag-message lang. Si babasahin ni Kuya Awi yung mga questions. Abangan ni Kuya Awi yung mga questions doon para sa... Pa-shoutout ba dyan? Shoutouts, questions. Pero Awi, panang bahala sa mga gano'n. Ano? Tabay lang kami dito. Okay na ba tayo sa sports? So ngayon, ito pala tanong. Bilang Kwarental, ano ngayon yung mga challenges mo ngayong edad natin? 50 ngayon? Tuloy pa rin ang ano mo ngayon, ang sports mo ngayon. Tuloy pa rin ba siya? Hanggat maaari. Yung triathlon, kailan yung huling race mo? Nag-retire na ako 2014. 6 years ago, 2013. Nag-retire na ako, kaya ako nga inakit na yung mga bisikleto. Ano yung last race mo, bale?
Before so, yung ano, last mo bago nag-retire. Ano ba last ko? Cebu yata. O hindi yung Cebu. Malaysia. Hindi ko nam... Tama, tama. Cebu. Ah, Cebu. Cebu. After Malaysia, Cebu. So, nung time na yun, nung... Excuse me. Yung last mo na karera, ano yung mga... Medyo parang iba na yung pakiramdam ko, ha? Ano ba yung mga... Ano ba yung... Sa mga sakit-sakit, meron ko bang na... Naka-apekto. Pag 40 ka, no? Kaya nga ako... Ewan ko, ito ba yung show nyo para sa mga 40? Ano natin, no? Ang saya-saya pa niyang edad na yan. Sayang ko hindi nyo enjoy. Yun, mga modern motivation. Ako, yung... Alakasan mo to, mga panahon na to. 50s, nag-aano ka pa eh. Yung first Ironman ko yung sa Malaysia, 44. 44 ka nung first Ironman? 10 years ago. That was a full Ironman? Or? Full Ironman. Full Ironman sa Langkawi to. 3.8 kilometers swim, 180 kilometer bike, full marathon, 42 kilometers. 44 ako nun. Ang saya pa nun. So legit pa rin yung sinasabi natin na life begins at 40. Life begins kahit saan mo ano eh. Ako 50 nga. Ayoko ano eh. Oh, yeah. Pero yung 40, kasi ang 30, ako ko sa akin no? Yeah. Ang 30 kasi, when you're 30, nandiyan ka pa yung mag-iipon ka. May nagyaya na sa'yo magpakasal. Yeah. Hindi, may mga ganun eh. So pero, yun, confused ka ngayon. May gusto mo magnegosyo. Revelations na. Ang dami. So you don't have enough, but gusto mo mag-spend na. Andiyan na yung parang enjoy ko ng konti. Pero nandiyan din yung promotions. Gusto mo mag-aral, mag-masters. Andiyan yan eh, sa early 30s. Lahat yan eh. So yung 40 kasi, kaya siya maganda. Medyo stable ka na, may naipon ka na. Paano? May panggasto. Oh, yung iba naman na may anak na, medyo malaki na. Iba naman na wala pa, perfect lalo. Kasi wala ka pang ano. Yung mga nag-daya sa'yo magpakasal ngayon, sabihin na siya, ayaw yata nito, hindi ka nakukulit eh. Parang kanina mo pa inaano yung nag-aaya na magpakasala. Si Kayo lang yung ginujoke ko. Si Kayo lang. So yung para sa 40 kasi, kaya mo nang bumili. You have, I think, ano, no? For most people, yeah. You have money to spare. To spend. Yeah. Nandiyan yung makakabili ka ng bisikleta na medyo gusto mo. Decent. Medyo yung ranggo mo sa kumpanya, medyo hindi ka na yung ano, pwede ka na kipaggirian. O pwede ka na tumakas-takas diyan, makakabili ka na sa mga kasabayan mo. Nandiyan na rin 'yan kasi 'di ba yung mga bisyo nagsisimula din 'yan diyan eh. 40s, 'di ba? Mid 40s. Pipili ka. Magandang edad ng sa akin ha. Yan ha, makinig tayo ha. Full Ironman ko, 44 ako eh. 44. May apat na taon pa kayo. Akala ko kahit sana half lang eh, okay na, di ba? Oh. Yung gusto nyo, libre, turuan ko kayo. Wow! Libre. Aba, dito lang nangyari yan, kay Coach Ayan ha. Punta lang kayo sa ISIS bar. Dito give sa me a month, sa... give me a month para kumbinsihin kayo. Oh. So, you have time. Yung sports mo, exercise pa rin, ginagawa mo pa rin yan. Tinatry ko pa din. Yung asawa ko kasi nag-triathlon din eh. Tinatry ko hanggang maaari. Sa isang araw, ano yung normal exercise na ginagawa mo? Before, ngayon. Right now? Oo. Kasi maganda katawan ni Mang Ayan, di ba? Madilim lang, hindi halata na. Madilim lang. Versus naman, di ka naman umano eh. Di ka naman na... Madilim. Ano ginagawa mo ano? Ginagawa mo regimen. At saka ano pagkakaiba nun dati? Pero ngayon, anong ginagawa mo ngayon? Pwede magbigay na example sa mga naninigarilyo. Yeah, okay, pwede. Kasi marami rin mga naninigarilyo. Oo. Ang difference kasi, like for example, ako, I nag-try ako mag-yossi. Dumaan ako dyan. Na ano yan eh. Yung paninigarilyo, no? Itatry ko lang i-relate sa doon, ano? Pag naninigarilyo ka, hindi mo alam ang epekto ng paninigarilyo kung hindi ka paakitin sa hagdanan. Di ba? Oh, hagdanan na ano, ha? Hindi ka biglang patatakbo eh. Hindi mo marirealize na kakapusin. Hindi mo malalaman yan. Hindi mo malalaman. So, ikaw parang gano'n na yosi ka ng yosi, feeling mo, okay lang naman eh. Kung wala kang sports activity, di ba? So, yung mga nag-office, kita mo sila, gano'n. Pag nagsasport, may sports ka, tulad ng swimming, pag nainigarilyo ka, pag lumuhay ka ng 1 lap, 2 laps, alam mo ang epekto ng sigarilyo. Ramdam na agad siya. Pag tumatakbo ka, alam mo epekto ng sigarilyo. Don't get me wrong, I'm not saying na tumigil kayo, no? Kasi alam ko din, masarap manigarilyo. Amen? Pag naninigarilyo ka, hindi ka napipigon sa mga late na tao. Di ba? Ganun. Ang sinasabi ko lang, kung meron kayong sport, kahit naninigarilyo kayo, you don't have to stop smoking.
binabawasan mo lang yung time for smoking. Nalilipat siya sa sports eh. Tama. Na-divert yung attention. Oh, ngayon, kung meron kang sasalihan, na uso ngayon, sali kayo dito, may kita mo, ah, tigil mo na ako kasi kapustahan ko yung kabarkada ko. Mababawasan siya. Marirealize mo rin eventually na mas masarap nung hindi nag-iusi pagka nag-sports ka. No, pero minsan pagka, naman, yung iba naman, yung ginagawa nakakatawa, hindi naman sila in denial, which is also good. So after ng isang event, saka sila mag-iusi lang, si celebrate. Parang reward. At least reward. Parang kilala ko yung si Mike G. Mike G, shout out. Si Mike. Si Mike G. Dumaan din tayo dyan nung araw, nung pagka... Hindi naman kayo nag-iusi? Occasional. Ako, hindi na. Kami, quit na. Quit na kami. Inom na lang. Pero naalala ko nung araw kasi, di ba, pagkatapos mong race eh, pagkatapos mo ng race, inom tayo. Yung bang 50% try, 50% alcohol, original ba yun sa Tran? O? Yes, very, ano yun, atin yun. Talaga? Ano, probinsyang ano yun, nakakatawa talaga yun. Isa pang kwento, no? Kasi syempre, si Pao, puro kami mangiinom. Si Dave, ewan ko, hindi yan tatanggi, mag-iinom yan. Eh. Pinakamahina sa amin, hindi, lahat kami mag-iinom, pero pinakamadaling tamaan sa amin si Doc Ross Pangat. Maamoy niya lang yata yung birang, tokoy na yan. Eh. So kami noon, pinanindigan namin na dito tayo eh. Mag-iinom, mga ganun. Hindi naman namin, wala naman kaming kailangang ipakita na kami mga fit. Diba may iba? Walang bisyo. Health buff, yung mga ganun. Kausap mo, tanong ano, kinakain mo, yung mga ganun. Kami, kung kaya mo, best of both worlds, bakit? Kami gusto lang naming matapos lang, gusto lang naming mag-workout, ay mag, hindi nga workout tawag namin din, parang ginawa namin parang bisyo din. Tara, makiganyan tayo, mukhang masaya. Ang unti lang kasi noon sa Pilipinas, mga 80, 120 lang yata noong time na yun. Buong Pilipinas talaga na yun. Talaga? Nung sa pagkakatanda ko, pag may event, ganun lang. So, nung nainom na namin, kami lang, dahil UPLB na ganun, nilagyan lang namin ng joke na 50% triathlete, 50% alcohol. Okay, ganda ng t-shirt na yun, di ba? Pag nasa t-shirt natin yan, ganda yun. Na yun yung naging nagustuhan ng isang Philippine team. Na siya yung malakas nun. Iniimbita siya ng mga iba't ibang teams na sabi niya lang, tinuro niya kami, laking tao. Gusto ko sa inyo. Bakit? Gusto ko yung mga inom. Tapos, walang denial eh. No? Special shout out lang tayo, Bruce, si Jom Slipoldi. Nasa Malaysia to. Oh. Nanonood sa Malaysia. 2010 din to, kung tanda mo to, si Joms. Si Joms. O yan. Nag-comment siya ngayon na ano daw. Ayan, sabi niya, pagsabi naman kay Mang Ayan, siya kaya ang pasimuno mag-yossi habang nasa run part ng triathlon. Laglagan. Kayo, kamusta din daw? No, hindi, may pagkakataon kang galing Malaysia yan, defend yung sarili. Hindi, siguro ng mga time na nagbibiroan, makikita yung iba na yung joke na pag napapagod mag-yossi. Hindi, yun yung test of ano din yun eh. Control. Kung gaano kang kaano mag-control tsaka disiplina mo, yes, na parang yusing-yusing ka na, tumatabo ka, ano, mag-yossi ka ba? Hindi. Pagka bumigay ka, eh, wala. So, mali pa tayo sa ating last topic. Yan na tayo. May mga shoutouts ba tayo? Oh, shoutout kay yung kabatchmate natin na nag-succeed din sa triathlon, sila Arnie. Uy! Oh, Arnie. Arnie Nias pare. Hello, Arnie. Hello. First female. Oo. Ay, hindi pala. Gising pa sila, Arnie. Gising pa. Hello. Ang katrabaho yun. Coach Omar, hello. Sila Arnie ang... Hindi ka malilimutan yung sa babae akong tumakbo dyan. Lawit ang dila ako eh. The best. Bilis, napakabilis. Yan si Arnie, high school pa lang. Swimmer na. Magaling na swimmer. Pero na-discover lang niya yung kanyang triathlon passion. Mga ano na. Late in life na din. Siguro mga... Late 20s na tayo noon eh, no? Noong nag-start siya, mga 28, 29. Ganun ba? Napakahin eh, napakatahimik. Oo naman. Saka bro, may share din ako yung tungkol sa kay Doc Ross sa LBDH dati. Pag hindi yan nakakalabas, siyempre duties ha. Ang training niya, yung 6 floors ng ano, ng LBDH, yung rampa, doon siya tumatakbo, akyat baba. Para lang maka-exercise pag-duty sa... Pag-duty sa ER. Oo. Ikaw, ginawa mo na, ginawa mo rin. Ginawa ko, pero... Pero hindi. Ano lang, hanggang third floor lang. Mission failed. So,
bago natin i-wrap up yung tungkol sa sports, sa ngayon at your age, anong mga normal na ginagawa mong exercise? Weights, running, swimming? Ayoko na mag-weights. Nung nagta-taekwondo ako nung araw, weights, saka tennis. Pero nung sa triathlon na, mas masarap yung, mali yung build ko eh. Para sa triathlon, maganda kasi lean. So ginagawa ko lang ngayon, nagbabike, station bike, run, pero kalimitan takbo ko forestry lang, hindi sa baba. Nakakailang kilometers ka pa rin ngayon? Takbo mo, Okay, ba, kilometers ba o oras yung ano mo? Ako, more on ano ko, distansya. Distansya, okay. So okay lang sa akin ng 10. Ano ba, may magsiswim ka ng mga 1.5, sundutin mo ng 10K run, mga ganun. Pero mabagal lang, hindi ko na kayang gastahin yung ano ko. Basta lang at least may workout. Meron akong gustong itanong kay Mang Ayan. Yung mga tanong na sa yan. Sa ngayon, ilan ang bike mo? Yung naisabit mo... Lahat po ng mga gustong pumunta po sa ISIS. Napakaganda ng exhibit natin. If you're a bike lover or a motorcycle lover, pumunta kayo rito, ini-invite namin kayo. Mapakikita niyo dito yung mga magagandang bikes. Parang all in one place na to eh, itong ISIS eh. Address ano ba ang Grove? Lopez Avenue. Lopez tapat ng Centro Mall. Yan. Ilan ang... Nauna pa to sa Centro Mall. Correct. Ilan ang bike mo? Kasi ako, may ugali ako na ano, yung... Hindi ba? Kayo na po ang magkuwenta, ha? Ang corny. Ba, ano, bumili ako, may bisikleta ako na... Mayroong bisikleta na 8,000 pesos. Basta kumarera kami ng bike ko na yun, tapos natapos kami, may sentimental value na sa akin yun. So hindi mo na siya ibebenta? Sa mga long races, ha? Ano yan? Pero marami ka na rin nabili, tapos binenta or dinispose. Marami na rin. Mga siguro dalawa. Dalawa lang? Oo, dalawa. Mula nung ikaw ay 35 years old, ganun? Wala, kasi ano talaga? Eh. So you're a collector talaga? Collector ka talaga? Siguro dahil kakatanga ko nga na nagkakaroon ng attachment. Na ganun. So ginagawa ko. Hindi ko na siya binib... Tulad ngayon, kikwento ko lang, no? Yung first Ironman ko, sinasabi ng mga tao, maraming bike. Yung first Ironman ko, ang value ng bisikleta ko, 18,000 pesos. 18,000? O yung mga akala nila na kailangan nila mag-gumastos ng mahal. Hanggang ngayon, kaya kong ituro sa kanila na kaya nyo mag-Ironman na mura lang. Yan. Pero after na, may 500,000 na bike ka na. Hindi, di punta ako dun yung 18,000 na bisikleta. Hanggang ngayon, nandito siya. Talaga? Ibibenta ko lahat. Yun, hindi ko yun ibibenta. Talaga? Dapat sana nilagyan mo ng... Kasama ko sila, Arnie, no? I-post natin first, sa page yan. Dapat may... Picture natin yan. Kumakarera ako noon. Yung bisikleta na ako, nung nandun kami sa Malaysia, patapos na ako ng bike, siguro last 60 kilometers. May tumunog sa bisikleta ko. Sige mo, gaganda ng mga bike. Yung bike ko, ganun lang itsura. Pinutol ko yung... Wala akong pera para gumaan yung bike. Wala akong pambili ng mga mamahaling bike. Nilagari ko lahat na hindi kailangan. Seat post, binawasan ko. Kinustomize talaga. Tornilo, lahat. Hanggang sa yung manibela na napag-diskita ko, hindi ko na maginagamit yung drop bar, lagariin ko nga lahat. Nung tinitimbang ko, ba magaan na rin yung bike ko? 120th kilometer, may tumunog eh. Bumaba ako... Hindi ko tinignan kung ano muna yun. Hinawa ko lang yung bisikleta ko. Sige na, uwi tayo. Hinaligan ko yung bisikleta ko. Tatawid tayo. Magtatapos tayo. Tapos tinignan ko dahan-dahan kung anong problema. Kadena. Inayos ko, mabagal. Hindi ko dinabog yung bisikleta ko. Tapos, pag-andar, sakay ako. Sige na. Pagtawid namin, pagdating namin, napapunta ng run, hinaligan ko ulit, sabi ko, thank you. Pare, isipin mo yung ganun. Nakaka-relate rin pala ako dyan. Sarap, sarap isipin. 18,000 lang na bisikleta, hindi ko kayang bitawan. Yeah. Sobrang memories namin. Ang tawag dyan, may continental value. Panggulong, no? Correct. So yan, di na namin talaga natatanungin kung anong pinaka-favorite mong bike. Siya pala yun. Yun. So, ilan nga yung bike mo ngayon? Yung pa rin na siguro mga 10 plus. 10 plus. 10 plus 20, ganyan. Oo, ito mga nakasabi dito, mga 10 to.
Parang hindi look, lang eh, no? Meron hanggang sa likod ano, eh. Ay, sa, balita ko, may dalawang bago dun sa taas eh. Ah, meron. mga siguro mga ganun. How about yung ano, motorcycle mo, kailan ka nagsimulang mag-ano, mag-ano yan? Pasensya na sa mga triathlete, ah. Pinasok ko lang yung motor. Oh, bilang mga moto enthusiast din kami. Nagmi-midlife crisis. Yung kailan ka na? Mahilig ka talaga sa motor. Hindi midlife yun. Huwag niyo isipin yun. Hindi midlife yun. Yung iba kasi, di ba ganun? Midlife sport yung extreme. Ewan ko, ano? May ganun. Minsan kasi ngayon, ginagawa nila. Sinasabi nila, parang pangkansaw eh. Midlife ano yung pagmumotor. Kasi nga, yung may paliwanag ko, yung midlife, nandun na yung kaya mong bumili. Oh, yung nagkakataon lang, nandun na yung pera mo eh. Yun yung kaya mong bumili, yung oras mo nandun na. Kaya kalimitan, common. Sabihin niyo yung ginagawa. Dahil diba, hindi naman tayo pinanganak. Doon mo yun ng 25 ka. Oh, hindi naman tayo pinanganak ng mayaman talaga eh. Oh, sapukin ka talaga ng mga kamag-anak mo. Alam mo bibili eh. Nung edad mo no, di Kwarental ka na. Pag may bumili ka na, di ba? Oo, totoo yun. What's the first motorcycle that you had? Yung ano ha, yung decent na, yung masabi mo na... Honda na ano, na Dream. Hindi eh, yung ano na... Really? Honda Dream? Oo, 1999. Talaga? Installment ko pa. Sabi nung binibili ko sa Motor Trade. Paso ko doon. Anong bibili niyo, sir? Ito, Honda Dream. Hindi nga, sir. Anong bibili niyo? 99, that was 99. Sabi ko, Honda Dream nga. Sir, hindi bagay sa inyo. Meron na gano'n, hindi bagay. Yan labo. Meron eh, meron eh. May ano yun, may basket, pampalengke. Hindi, tonto ako sa gano'n. Namalay ko sa Raymundo eh. Oo, talaga. Dinadala ko yun. Yun, buhay pa rin yun. Yan ba yung pula? Yung ano? Hindi, iba na yun. Yun yung, ay, yun? Yun yung ninakaw. Nakawan ako ng motor, pare. What? May pinilit pa na Rossi, na Lucy eh. May binili may gano'n, hindi. May ganun ang tawag na sa mga police nung nag-blatter ako, upgrading ang tawag. Namamasyal, mga taga kung saan malayo. Pag nakita ng motor, susubukan. Pag kumana, kuha. Pag manda, iwanan yung dala nila. Para iniwan Rusi. Parang palit bike, no? Palit bike. Para at least naman, merong pampakonsuelo. Ano yung pakonsuelo? Pucha. Baka hindi taga doon, walang pauwi. Oo naman. May mabait pa rin pala yung mga... Eh, itong mga vintage bikes okay. Mo. So yung mga yan... Hindi kita. Medyo na yan, hindi ko alam kung disorder tawag dyan eh. Nung una kong related siya sa kotse, first time ako natutunan, ano ba, sulit nga ba nun? Sulit.com? Oo, sulit. Ayos dito. Yung mga ganun, sa internet. Oh. So nagkaganun ako nun, titingin-tingin ako, nakakita ko nung kotse, sabi ko, 40,000? Anong kotse yan? Sprinter. Ano? Yung Sprinter, parang Corolla yung two-door. Mga yun yun, taas na ng value. Sabi ko, buti lang, inabot ko yung bago lumabas yung mga reality show, yung mga counting cars. No, na kino-customize nila. So, nung nakita ko yun, sabi ko, parang sarap yata bumili ng unang auto na, ano, 40 mil na kaya mo, na ikaw. Pag-click kong ganyan, marunong, pagtingin ko, may mga picture-picture pa eh. Sabi ko, mabili nga itong, ano, bili ako, tawaran pa yun. Nung natuwa ako, nagsimula yung fascination ko sa luma. May na-meet kasi ako na taga San Pedro. Artist siya, anak siya ni Paco Gorospe. Ibang klase siya para mag-explain. May nabili ako sa kanya na luma na galan. Sabi ko, ba't ganyan? May gas-gas, may ganun-ganun. Alam mo paano niya pinaliwanag? Pag di ka na-convince eh, ewan ko lang. Pare, luma to. Anong gusto mo? Maganda pintura? Di ba pag may kausap kong tao, ang sarap tanongin, bakit siya may mga sugat, anong kwento? So may kwento, yun. Ah, yun pala. Kasi nung dinala ko yung chicks ko. Ganun. May history. Tapos yung natuwa na ako, nung natuwa naman ako, ang ginawa ko naman nun, dahil ang tingin ko affordable kasi mura, less than 60. So ang ginawa ko nun, nag-try ako mag-recall yung mga sasakyan ng barkada ko, yung doon ako natuto magmaneho. Nung napunta ako sa kotse, so parang sabi ko, ang ganda. Hindi ko naman ma-restore. Oh, kasi mahal eh. Mas mahal ang gagastusin mo eh. Hindi, tsaka sakit sa ulo. Oh, mas mahal gagastusin mo. Napunta ako sa motor, mas mura. So nag-try akong recall. Ang hinahanap ko yung sa pinsan ni Kayo, yung barkada ko din kay Dondi, Honda 70. Hanggang sa, yung iba kasi, eto maganda, eto ganun. Nung pag nakita ko ng sige, uwi ko na lang. Ayan, pwede na yan. Hanggang sa natambak sa bahay. Nung natambak sa bahay, hindi na naayos. Until dumating yung renovation ito, hindi ko alam kung anong gagawin. So naisip ko, mailagay kaya yung mga yun na talagang
talaga sabi ng mga kasama, mga kakilala ko, wag malabo, hindi mag ano, ang hirap niya, hindi imposible yung pinaplano mo, ganun. Sabi ko, mahirap buhatin, hindi buhatin namin. So ibig sabihin, bro, dahil nadala mo dito, lumuwag yung ano mo, yung bodega mo doon, ano? Nandito lahat eh. Briefly, bro, isa-isahin mo nga, tapos ano yung brand, tapos yung, anong yung, year? Okay, nandun sa dulo, yun yung lambreta. Yung lambreta. Yung lambreta, galing yan, Marikina. May, iisa may-ari niyan sa kanong Gilera. Gilera. Mabait na bata siya eh, na nagre-restore. Ngayon, gusto na niyang bitawan. Anong year tong lambreta mo? Ah, hindi ako sigurado kung anong year. 70s yun eh, yung lambreta na yun. Ito, sigurado ko. BMW, nandiyan pala eh. R75. 1972, R 750 yan eh. 750. Nakuha ko naman yan. Ginamit mo to, ano? Nagamit mo siya? Once or twice. Really? Oh, tapos, ano siya eh, para siyang pumapalya. Pinaayos ko, may hinahanap na part, mandar ulit. Tapos yun ah, sa renovation magkano nilagay niya. Magkano mo siya na-purchase? Takina. Kung natanungan ang presyo. Ano mo, pwede. Kano ba siya? Sana sa 400? Wow, man. Oh, vintage eh. 400, siyempre, yeah, ganun talaga mga presyohan yan. Yung Gilera, yan, nakakatuwa. Kaso, ang tawag sa ganyan, yung modified na siya. Resto mod. Yun ang pinakamalupit, yun. Yung ano simplex. Yun? Ano yung parang American heritage yun eh. Lumari, pre-war. Parang, yan ang madami siya. Pre-war, ha? Yan lang hindi ma-under dito. Yan lang. Lahat 'to napapa-under mo. Oh, napa-under ko 'yan, nasakyan ko 'yan yung mga 'yan. Yung mukha wala na talaga. Una ko nakita 'yan, sabi ko magkano? Bigay siya ng presyo, sabi ko, ba't ganun? Drama-drama pa. Hindi talaga binigay. Sabi niya, take it or leave it. So, tas research ako, research. Sabi ko, oh, wala ka na makikita ng ganyan eh. So, take it. Na nakuha 'yan, nakabaon sa lupa eh. What? Boom, may ari. Barnyard fine ang tawag. Inangat niya na ganun. Okay. Barnyard, okay, so isisikreto na lang natin yung presyo niyan. Baka hindi naman kasi baka naman isipin ng mga tao na ang ano mahal na ano. Hindi naman kasi lahat naman niya natatawaran. I-flash na lang natin sa screen. I-flash na lang natin. Hindi, kaya natin kaya ito yung sinasabi. Well, kaya nga sinabi to ni Mang Ayan, of course, panghatak yan ng ano. Tsaka yung mga motorcycle enthusiast. Kung gusto niyo makakita ng mga vintage, punta kayo rito, di ba? So punta kayo rito. So, yun. Okay, so, down to our last topic. Aba, meron ba isa? Huling topic natin. Siyempre, marami din namang mga quarantals natin dyan na ano na. Kumbaga, sabihin na natin settled na, ganyan. So, meron din namang mga katulad ko na hanggang ngayon. Shout out kay Ma'am Lenny. Ma'am Lenny, no? Batchmate. So, ito yung ano, huling topic natin. Hello daw, Lenny from Ayan. Kumusta Ayan? Na, Lenny? Ang huli nating topic. Baka may gusto kang batiin. Bago sa huling topic natin. Mga nasa bahay, natutulog. Tulog na ba? Tulog na ba sila? Yung anak ko, hindi kasi nanonood ng ganyan. Tulog eh. Na si Kona. Si Kona. Yan. Si Kona kulit. So ito yung huli nating topic. What is it like to, di ba, tagal mong single, ilang taong ka na nung kinasal ka, yan tayo. Ice ba, bro, ice ba? Para umuwi na ako. No? Baka umuwi ka nga eh. Hindi so, ano yung ano ngayon? Hindi ka kasi namin na brief. Hindi, okay lang. Yan yung mga, it's part of the show. Maraming ano din tayo dyan ng mga single pa hanggang ngayon, di ba? Mga quarantals dyan. So, ano ba mas maraming single, babae, lalaki na 40? Halos pareho lang naman yata din eh. Hindi lang natin masyadong napapansin yung mga lalaking it's a choice. Oh, it's a choice. Katulad ni ang ano kasi, ang hassle kasi dyan, minsan, parang pag sa lalaki, sinasabi nila, it's a choice. Pag sa babae, medyo ano eh, medyo sexist eh. Arman, maganda ka ba? Parang wala lang, wala siyang napili, or mapihikan siya, or or walang pumili sa kanya, ganun yung ano doon, di ba? So, ano yung ang tawag dito? Kaya mo yan. Pero wag masyadong personal. Coming from Kayo. Masyadong personal. Hugot na hugot tayo. Nahirapan magtanong si Kayo kasi ano hindi ka pa na-experience. Oh, si Kayo. Wala akong experience dyan eh. So, kayo magtanong.
Nawala ako, ang haba ng pa sa kanyang pa eh. Hindi ko alam kung anong unang tanong, pero kasi, kailan ka kinasal? 50 years old for 2016. Oh, so exactong 50 ka noon? January 23. So it's yung pagiging binata mo na idol ka ng nakakarami ng araw. Wala, okay. Hindi yung totoo. Dami nga nangangantsaw sa akin. Tulog na ba si Ina? Tulog na? Tulog na. Hindi, okay lang. Alam naman, no, wala naman. No, okay. Well, kasi, alam naman yung quarantine ka. Idol ka kasi nung araw. Idol. Hanggang ngayon naman. Kami nga nila, pumupunta kami sa ICE para lang kumuha ng mga tips eh. Ano? Tips? Tips? Oo. Celebrity. Hindi ho yung totoo. Medyo ayoko nang itanong eh kung nakaila kung ilang foreigner or what eh. Pero wag na yan, hindi nila. Wag na tayo sa nakaraan. Tayo sa hinaharap. Sa kasalukuyan. Alam namin ni Awi, si Ford dito na. Oh, wag ganoon. Hindi ako ang guest. Sorry. Ford, paano sino nga yung kasama mo? Wala. Sino ba interview natin? Hindi. Si nawala ako eh. Sorry. Nawala ako. Si Kayo. Next time ha. Si Ford ha. Dito sa ICC. Si Kayo. Ano na yan? Healthy na yan. Sugar free na yan. Oo nga. Huwag na tayo pumunta doon. 10 taon na yung joke na yan eh. Ako lang nagjo-joke noon. So, bro, medyo ano, pangit yung tanong ko. Corny eh. Pero sige lang. Basta choice mo na to settle ng medyo matanda ka. Hindi, ganito na lang. Mas magandang tanong. Ano ba? Ano yung nag-convince sa'yo na finally, ito na? Yan. Okay, nakita ko na. Yan na. Sipin mo, ano, LB's most eligible kasi, bachelor. Kasi sabi mo, at 30 years... mga tawag yun. Hindi yung totoo, ha? Huwag yung maniniwala doon. At 30 years old, kanina mo pa sinasabi, may mga nagyayayaan sa'yo magpakasal. Hindi, sabi ko sa mga kwento, normally, sa ganung edad, may mga magyayaya sa inyo magpakasal. Sa mga naririnig kong kwento. Akala ko naman eh, pasensya na. Pero yun na nga, yung tanong ni Kayo. Ano na, yung ano, kasi... I-class na ba natin, yung... Quarantal logo. Pero ano, magandang topic yan, ha? Magandang topic. Diba? Ano yan? Relevant yan. Yung nabanggit ni Kayo na, ano yan, nagpaano sa yung decision mo na, this is it. This is really is it. Parang gano'n. Diba? Alam mo, meron iba kasi, sinasabi nila na may dadating yung time na ganyan, magiging ganito. Minsan kasi, pag dumating sa time, ang daming factors eh. You're prepared with financially, you're prepared emotionally, you're prepared ganun. Tingin ko kahit kanino ka abutin, once na isa dun sa factors na yun, kinonsider mo na major factor na prepared ka, kung sino yung partner mo pakasalan mo, sabihin mo na yun. Pinakamaraming factors na nag- Tingin ko. Oo. Tama. Diba? Kasi meron iba, nag-asawa ng maaga, sabihin na, sino yun? Eh, yun na yun eh. Because probably that time when he decided to get married, siya yung kasama mo. Oh, yun nandun and he was financially prepared. Kung hindi siya financially prepared noon, may iba naman hindi willing maghintay. May dumating na ibang tao, financially siya, emotionally, sabi niya, sino, yan na ba yun? Oh, yan na yun. Because he was emotionally prepared. So I guess, yung timing na ganun, kasi di ba sabi na iba, ba't yun, si ganito, ba't yun, si ganun. Right. Hindi, timing yan eh, parang sports. Sasabi mo, ngayon ka nag-basketball, bakit yung skill mo yung nag-basketball ka ngayon, kapareho lang ng 10 years ago. Kasi ngayon lang sumet yung utak ko eh, yung mga ganun. Ang ko, manlabo ba ng sagot ko? Yung proposal mo ba tama ba sa Santa Rosa yun? Yes, yung nag-propose ako sa Santa Rosa. Yan! Kinatsaba ko yung security guard. Yung nadadaanan yung sa highway, di ba? Yung may spot doon, tama ba? Yung, may parang lake? Doon ako... Kinikilig ang buta. Ganito ka mga Kwarental. Tanda na natin, kinikilig pa yung Kwarental. Romantic pa rin yun, diba? Marami yata ngayon ang mga Kwarental na hindi pa nag-aasawa. Oo, madami yan. Huwag kayong mapapressure, huwag kayong malulungkot. Sige, bigyan mo nga ng advice si Kayo. Bata ko lang. Iba, ibang grupo nga kayo, pa kayo. Kayo, kasi alam mo, isang taon ka pa. Kung ayaw pa mag-asawa. Manuel Veracruz, kamusta ka dyan sa China? Reminding your... It keeps on
knocking on your head na sinasabi na wag, 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 ibig sabihin, maybe iniintindi ka pang iba. Ah, malamang. So, ang ibig sabihin nun, before kay kinasabi ko, before kay makita ni ano, nung wife mo ngayon is, okay, marami ka naman relationship sa doon, di ba? Ano, ano? I mean, meron namang, ang ibig mo lang sabihin ba nun is, hindi ka pahanda nun, marami pang iniisip, parang tama ba? Ano pare, alam mo, may mga dumaan na mga ganyan, mga, imposible, mga kore sabi mo, hindi mo minahal eh. Imposible sabi mo na, yeah, ano naman, ano naman. Pare, alam ka naman, sasama ka doon na hindi mo minahal yung mga ano mo, di ba? Pero may dahilan eh. Ba't kilala ka ba ng ganon? Ano ba, si Top Top? Ano yan? Anak mo eh. Oh, limbawa, Top. Naglagan eh. Our guest for tonight, this guy is, Next episode. Episode 5. Episode 5 ang bud. So, yun, meaning na marami, hindi ka pa, I mean, marami ka pang iniisip, ibig sabihin ng mga panahon. Kaya hindi mo na nag-push through. Kahit minahal mo na yung mga ex mo. Diba? parang dami. Sabihin natin, bago tayo madami. Sabihin bago kayo mag-tie the knot ni Ina, gano'n kayo katagal? Before we got married, siguro mga 3 years. O, tama lang. Matagal rin yun. 3 years. May iba nga, ilang linggo lang magkakilala. Isang lolo't lola ko, isang buwan lang magkakilala. Pagkakasal, o. Pero grabe, o. Pero ilang taon sila? 47 years, o. Diba? Kayo ni Ina, sports ang naglapit sa inyo, eh. Tama ba? Hindi, akala ng tao sports talaga. Pero ang naglapit lang doon, yung pareho lang na hindi wala masyadong drama yung seryoso na ano. Sino kasi ganun siya talagang hindi siya komplikado na ano sa mga kwentuhan, hindi siya madrama na mga oh, importante ganun. Talaga yung ano, yung mas nagsisink yung utak nyo kaysa ano, yung pala ano, yung trip ganyan. Pinamabayaan ka lang. Yung courting stage ba? Mala yung tito style or kasi iba na ngayon ng millennials eh. Yung courting. Ano ba millennials? Ano ba manligaw? Ang mga millennials. Chat lang tumanga to eh. Oh, tsaka ngayon, meron na magiging topic natin yan balang isang episode ah. So, ngayon yung, kasi ano diba yung dati style mo? Liligawan mo, tapos sasagutin ka ng babae, kayo na. Pero meron din tinatawag nyo na MU-MU, parang crush, pero pareho nyo yung crush. Oh, ganyan, okay. Diba? Ngayon kasi, yung napag-usapan namin isang beses, parang meron tayong tinatawag ngayon na ano. Ah, we're dating eh. Dating, pero hindi kayo, pero nagde-date kayo. Pero parang kayo na rin. Hindi ko alam, no? Exchange of ano? Ay. Meron ng nangyayaring exchange of body fluids. Maganda yung tanong ni Darlem. Pero hindi kayo, dating lang. So, yeah, ibang topic yan. Kwarental time na naman to. Exchange of MU, pero exchange of no, body fluids. Ganun na uso ngayon. So, mahirap. ano ba itong si Kayo? May mga exchange of body fluids. Wag na i-quote ko sino. Wag na. So pagka 15 years na tayo. Ako ano, pag 40 ba tinatanong pag bata? Yung naging style, yung pag-court mo sa wife mo, ano ba yung tito style or hindi, kasi ano ba tito style? Ano bang yung old school traditional? Kasi si Ina hindi naman may gap kayo, may generation gap kayo. Sabi mo, 5 years, diba? Age gap. 5 years ba? 5 years ba yung ano nyo? 24 years. Ah, wow. 24? 24 years. Hindi pa yun generation gap. Hindi pa yun. Kasi pa yun. Generation 25 ang... 25 ang generation. Nakaligtas pa ako. So, ibig sabihin, yung tinatanong ni ano, may nabago ba sa style mo? Courting, say, a younger girl, o parang may generation gap na ganun? Hindi naman. Hindi ko alam, no. Kasi ako, kahit anong gawin mo, isa pa rin ang objective, eh. Kung sisiryosohin mo yon, kikilalanin mo rin yung magulang, yung kapatid, lahat, magpakilala ka na ng personal. Oh, kung ano ka talaga, di ba? Oo, kasi, sige, magiging kayo. Maya ka pumunta, maya ka ganun, saka na lang, pumunta ka na. So, ibig sabihin, kung ako, kahit sinong tao, kahit sinong generation, mamagulang o maano, yun pa rin ang... Parang ano, no?
gather your strength taka yung lakas ng loob, no? Once lang yun, pare. Once lang yun. Kesa yung parang titiisi, iiwasan mo nang iiwasan. Oo, oh, ganun. Ilang beses mong iiwasan yun. Hanggang, ang minsan, ngayon pa, hanggang sa naghiwala, hindi mo lang nakilala yung magulang. Tama. Mga tama, ganun. Di ba? Tama. Si... Bumunta ka na dun. Kayo, ha? Susunod. Ba't ako? Oo. Tsaka hindi yun eh, pag pinapunta kayo ng babae, ibig sabihin, seryoso, pag sinabi nyo, wag na. Wag na. Tsaka na lang sa gate, ha? Wala mami, daddy. May aso kasi. Para may gusto ka itanong kay Drew, ha? Sa kanto mo na lang ako ihatid. Doon na lang sa kanto, lakarin ko na. May aso. Wag na, wag dyan. Wala akong susi. Mauulan, mukhang uulan. Mauna ka na. Okay pa yun eh, lalo na, andyan si daddy, baka makita ko. Nako. Yung mga iba, yung mga nape-pressure na ano, marami ba nape-pressure ngayon ng 40? Well, o lalo na yung mga babae na... Wala dito ano, sa table na to, wala sa table, wala rito. Wala. Oh. I feel no pressure at all. Hindi, nasa China ata, nasa China. Nasa China. Wala naman sa Facebook eh. Itong mga tanong namin, itanong ng mga viewers ito. Hindi to, ganun. Taka, kay Lenny. Check lang natin. Tayo nga din, sirap ka magtanong. Remember, ang wish lang naman namin ay makahanap kayo ng mga mag-aalaga sa inyo. Uh-oh. Hindi yung aalagain. Silang, kayong dalawa ni Jogs, nakalagay. Kayong dalawa ay, ni Jogs ay... Wala naman nakalagay. Ay, wala ba? Akala ko eh, kayo eh. May nag-comment tuloy dito from HealthServ. Watch this, pag hindi pinapunta ang DF sa bahay. Ano daw? Ay, comment niya, oh. Sa isang directed sa isang guy, watch this pag hindi pinapunta ang BF sa bahay. BF? Ahaha. Pag BF. Hindi pinapunta? Oo. Ayaw baka pakilala. Ayaw pakilala. Baka lang. Baka hindi pa ready si Ate or Girl. O pwedeng yun, pwedeng... Ate Girl. Hindi, ano, isang side lang yun. Pwedeng mahal na yung tao pero hindi niya gusto yung ugali, hindi niya maiharap sa magulang. Pwede. Pero eventually, baka naman pagdating ng panahon, pakilala ka din sa magulang. Pag ready na siya. Hindi, kung sila na, edi ano... Pakilala mo sa ibang tao. Ama, friend ko. Boyfriend ko pero hindi yung kabarkada lang. Classmate ko. Mga ganun lagi. Pero maganda yung pinapakilala. Ewan ko lang, kung meron bang ganun, tanong mo nga kung pinapakilala. Maabot naman sa ano, puntong ganun, eventually. Pagka, nandun na sa point na medyo... Kumbaga, yung de-dating nyo eh, seryoso-seryoso na yung direksyon. Yan. Kaya dala na yan sa ano. Pagka pinakilala ka na sa magulang. Oo. Tsaka yung iba, hindi nang magulang eh. Pag pinakilala ka na dun sa mga best friend, ganyan. So, ibig sabihin... Ano, yung iba, akala hindi pa uuwi yung magulang. Umuwi. Eh, biglang umuwi. Pakilala ko na. Ma! Iba yan ha. Parang based from ano yan. Biglang, from other people. Biglang umuwi, no? Paglabas mo, nandun na yun. Eh si Bruno pinakilala. Eh I'm sure mga Vergara. Anong reaction ni sino nga ba si Dante? Si Dante. Ah. Hindi nung kasal na lang sa amin. Masaya lahat. Sa amin na lang. Ay hindi nung magsasabi na kami papakasal. Kami siya ganoon. Ganun. Cool yun eh. But, please. Oh, by the way, tinawag niya ako. Don't even try to call me dad. Parang gano'n. Don't even considering calling me dad. Sa loob-loob ko. Yes. Yes, sir. So, ngayon, ano, sineryosa mo ngayon yan? Sir talaga. Sir talaga tago. Sir tsaka ma'am Gina yun, tsaka Sir Dante. Walang mom and dad, walang... Shout out to the Vergara. Baka sa pangalan ako naman, apat, limang taon lang yung diferensya. Nag-inabot ko nga sa college eh. Na actually, si Dave Gores nga nung sinabi ko na napangasama kong Vergara, sabi niya, sino doon? Sabi ko, yung bunso. Sabi niya, basta nagmursa. Yung bunso! May interaction na tayo na nangyayari. What if, from a girl, ha? What if masaya si guy sa company mo, then he's not ready sa commitment? Ah, yan. Maraming nagtatanong yan, lalo na sa akin. Ito yung video natin, more topics. Sige, ano tanong? Parang kanino yung tanong niyo, kay Kayo ba? Hindi, in general. What if masaya si guy sa company mo, then alam mo, isang buong episode yan, ano? Pwede itanong, masaya saan? Sa relationship, hindi, kasi yung company pa, madami. Hindi nga tato eh.
company daw eh, baka si Atong Ang. May company sila na yun. Magbabareto tayo. Bareto next episode. Sabi ko nga eh, ang nagkamali lang yun eh, parang, ah, wala ho talaga kaming negosyo, magkasosyo lang ho kami sa relasyon. Ah, teka. I-announce na ba natin pagbalik ni Lagretra from LA eh? Kikigas siya dito? Nako, nako. Huwag muna. Hindi pa nagko-confirm si Tita Gretch. So, ano yung tanong ulit? Sasagutin na. What if masaya si Guy sa company mo pero hindi siya ready sa commitment? Eh, ano bang so, usapan nyo? Dating, dating. Are you dating? Ganyan. So, maraming ano yan. Maraming premise yan. Ang basa ko dyan, may imbalance eh. Yung babae, parang medyo talagang sobrang gusto niya na magseryoso. Yung lalaki, parang relax pa lang. Oh. So, minsan, ganun talaga eh. Minsan, kaya hindi nag-work eh, di ba? May oh, may ganun talaga. Kung nakalala talaga ang guy sa parents or pinapunta sa bahay, interested talaga sa guy. Mahalaga. Yeah. Mahalaga. Mahalaga. Yung ano, ito sa question ni Rella, isang ibang episode, napakahaba niyang nung maniwala ka, ilang oras ko. Oo, kailangan yung alamin kung ano yung masaya saan. Oo, masaya saan. Ano tapos, ba, masaya kayo nagmi-milk tea? Kailangan nyo rin i-define kung ano, ano yung commitment. Oo. Iba na kasi yun eh. Tsaka, pero ako, kung ganyan, alam mo, nagsasama kayo, kung wala namang iba, i-enjoy nyo na muna yung ganun. Pag iba, di malis kayo. Oo, oh, tas kasi di ba, kita mo, nag-enjoy siya, nag-enjoy sa ganun, nag-enjoy sa ganun. Malungkot yun. Tsaka ano, hindi lang dapat sa masaya, yung masaya. Dapat pagka medyo may trouble, paano nyo hinahandle yung dating, sa limba, pag may trouble ba, hindi lang puro saya. Oh, hindi lang puro saya. Masaya kayo nag-milk tea or dating? Pag dating, ano ba yan? Dating, may exchange of bodily fluids. Isa naman tayo sa bodily fluids. Yan na naman. Brother. Talaga si Kayo. Milk tea yung pagpapasok. Ano, milk tea? Milk tea? Grabe ka naman. Well, total, nandiyan na naman tayo. Kanina pa ipinapasok ni Kayo. Milk tea. Masaya mag-milk tea. Masaya mag-milk tea. Ayan, si Michael Gonzalez. Hindi, medyo isi-segue ko lang ng konti. Wala. Mga bro, isi-segue ko na. Kanina pa binabanggit ni Kayo yung mga exchange of bodily fluids eh. Hindi, okay. Ano talaga? Ito na, ito na. Sige. Yung bilang Kwarentals, yung pag-usapan na natin yung, hindi ko mabanggit eh, sex life. Yan, o. Ba't sa akin tumingin? Eh, wala nga ako noon. Hindi, kasi hindi ito particular particular question sa ating guest, kundi sa ating mga sa ating lahat na nasa above 40s na. Diba? So, yun ang, pero kung gusto mong sagutin, guest, kagad. Anong tanong? Ano ba tanong? Ano tanong? Ayan. Hindi, sagutin lang natin to si ano, si Rella. Dating daw eh. So, dating ba? Pagka ganun, masaya dating tapos masaya sa ano, isa lang kailangan niya lang magkaroon ng ano. Ilang taon na si Rella? Ilang taon na si Rella? 32 yan, mga 32. Mga ganun. Meron tayong tinatawag na DTR. Kailangan niya mag-DTR. Ilang taon na yung ka-date niya? DTR pre. Ano yung DTR? Ano ba? Parang hindi kayo millennial. Grabe. Kala ko naman. Parang silob lang to. Ikaw lang nakakaalam sa amin eh. DTR, defining the relationship. Kailangan niyo karoon ng talk. And ang kala ko, daily time record. Daily time record. Yun lang alam natin sa DTR pre. Hindi, alamin niyo yung ano. I mean, syempre, baka dating. Tapos, di ba? Ano ba, nag-I love you, ano ba kayo? Ano bang gusto nyong marating sa pinagagawa nyo? Ganun lang ba yan? Ganun. Kailangan nyong ipag-usapan. Lahat naman na pag-uusapan. Seryoso. Parang doon sa kanta, parang doon sa kanta ng Ben and Ben, no? Kung trip-trip lang. Ay! Ayan. Ano yung ganun kanta? Ayan. Ben and Ben. Mang Ayan, eto daw. Si Relani, siya daw yung nag-celebrate ng birthday dyan last Friday. Tanda mo ba? Oh. Yeah. So, Alcachupa stable. Oh, yeah. Okay. Celebrate ng birthday. Sa yung nagtatanong. Oh, maganda to, maganda. May hugot to. Ito. Nandito ka ba sa vicinity ba gusto mo mag-drop by? So, ano tanong? So, ang tanong ni Ella. Si Ella, 'di ba? Ang tanong ni Ella kung paano mo i-handle? Hindi, bakit ano? Paano daw? Masaya naman sila pero ayaw ni Gaya ng commitment. Dating sila. Tolerance yan eh. Hanggang saan mo kaya i-tolerate? Oo, kasi kung gusto mo ituloy-tuloy, titiisin mo yan. Kasi merong iba kasi, no? Minsan, ginajudge ka agad nila, ayaw mag-commit. Minsan na lalaki, kailangan mo siyang... Oo. Uy, ano mo ba? Kailangan niyang tanongin or kailangan niyang sabihin... Tama.
ano bang ano, usap lang yan eh, di ba? Hindi, minsan kasi Brad, tingin naintindihan ko sitwasyon nila, minsan naiya sila magtanong eh, kasi baka mawala. Eh, pero yung mga ganun, di ba, parang allergic, allergic sa ano. Tsaka, pero sabi nga ni Susan Roses, huwag mahiya magtanong. Bro, binisto mo yung edad ni Susan, Ella eh. Susan Binanggi. Roses pa yan eh. Dapat di mo binisto. Bakit ka ano, ilan ba? Sabi mo ilang taon na siya? Wala kang sinabi. Ako yung nagsabi. Sinabi, pati pa nga. Bawal yung ano, bawal yung edad. Mali ba yun? Hindi, pero kasi nearing Kwarental na rin yan. So, ano pa to? Bata-bata pa to. Yung sagot ko kasi dyan, medyo yung sagot ko, walang definite. Pero, nasa edad minsan eh. Kung minsan yung ano, yung ganyan. Siya, alam na natin na nasa ganun na siyang edad, sigurado seryoso na yan. Ilang taon yung lalaki? Yung lalaki ang tanong. Yung lalaki. Natin, kasi 12. Ano, 12 years old yan. PM ko na ba si Ella? Oh. PM ko. Pagka mga 40 na yung edad niyan, medyo mas ano yung utak. Minsan, mga lalaki, talagang malayo yung... Ang mga lalaki, pagpasensyahan nyo na. Ganun yun, no? Mga, pag nasa 30s pa yan, gusto pa nyo mag-enjoy, ayaw pang mag... Yung si Kayo. Diba? Talaga. Kanya, iba-iba pa rin yung mga lalaki kasi si Kayo, alimbawa... Oo, idol natin si mga yan. So, mga 50. Ano naman tinuturo niyo. Wala nga akong... So, ano, wrap up na tayo. Ay, sa maraming salamat kay Ma'am Evelyn Serrano. Napasuan na daw niya. Great discussion. Nasa side lang. Baka pwede naman siya mag-appear dito. Next time, sama ka sa discussion. Si Doktora Serrano. Doktora. Hindi pala, doktor pala. Hindi pala doktor. Doc Emily. Doc, may tatanong ako. Ayan. Baka pwede. Isa lang. Tanungin niyo yung tanong ng babae. Baka yung mga kasagot. Point of view. Ay, ganun eh. Napasama ka. Eto, doktor na to ha. PhD. Hindi medical ha. I-introduce mo muna, Top. Si, ano bang PhD mo? So we have another surprise guest here. Mayroon tayong surprise guest. Also an icon of UPLB. Doktor na siya, tsaka true blue neighbor, ruralite. Ito, female perspective. Para lang doon sa tanong ni Rela. Nag-import pa tayo ng sasagot doon sa tanong. Kasi yung tanong niya, what if sa so dating siya, what if masaya daw si guy sa company mo pero he's not ready to commit? Ano daw ibig sabihin nun? Ayaw niya. O, ito, bigyan mo ng mic. Oo. Sabay pinagduturo kami, please, no? Ano? Yun na lang, siguro hindi siya ready, pero enjoy siya. Oo, ganun. Pero not ready to commit. Oo. Hi, Jean Centeno. Oo, kaka-date lang nun kanina eh. Wow! Binisto. Ganun din, enjoy din. Ayun, enjoy siya, pero ayaw mag-commit. Kapag ganyan, hindi mo talaga mapipilit eh, di ba? So baka may pinagdadaanan lang or something. Ayaw baka mag-commit. Nag-iipon pa si Kuya, di ba? Posible, or baka kasi parang testing the waters na rin. Although medyo ang harsh, no, para sa girl. Wala, ganun talaga. Ilang taon na ba si Guy? Ilang taon na? Nag-comment si Urella, nag-stop na ako, tama na yung Ben and Ben song. Hindi lang kung trip-trip lang naman. Tama, o. Tama eh, na ako. Tama rin yun, no. Eh, kasi kung trip-trip lang din naman, eh. Oh, kasi kung malay mo... Pero baka naman it's also a chance para sa kanila na magkakilala sila ng husto, di ba? Oo. Nako, pag-alam din. Oo. Ah, para malaman mo? Hindi, kasi depende siguro sa generation, no? Na ganun lang, nako. Parang mag-a-apply din dito yung 3-month rule, no? Aba, may ganun, may 3-month rule. Parang pag nag-break ka pala, pag nag-break ka, may 3-month rule eh, di ba? So ganun, may... Ganun, sabi ni Ipo, diba? Ni Popoy, tsaka ni Basha. Sabi nung sa mga pelikula, simula nung One More Chance. Rom-com. Yung mga rom-com, di kayo nanood, no? Sabi ni Bash. Si Popoy, tsaka si Basha. Popoy, ahead. So, kung siya ay nasa blip na ganitong edad, tas mas dapat sana yung lalaki, well, ang lalaki kasi hindi kasi tagal niyo mag-settle, usually, di ba? Kaya yung guest nga natin, 50s eh. Takes time for you to settle sa down yung mga babae, lalaki, no? Yung usually, deadline, di ba? Sa babae kasi may deadline, no? Oo, deadline.
Magkaiba talaga. I think so, yes. Oo. Oh. Kasi usually yung babae, mas pressured sila na, di ba? Hindi, ganito. Balikta rin natin yung tanong. Paano kung dating kayo, tapos si guy game na, si babae yung hindi ready mag-commit? Anong, yun naman ang, anong manonang hindi babae? Si Kayo yung bakit lalaki. Hindi ako yung lalaki. Nililinaw ko lang. Ikaw ba yun? May question, may text. Ikaw ba yun? Wow. Ay, friend zone pala. Friend zone na yun. Friend zone pala. Friend zone. Pag friend zone. Teka lang, may sinabi si Benedict Rivera all the way from Canada. Sino yung guest niyo? Ganda. Benedict naman. Ayun. So, ewan ko sa pagbabae, pag well, depende kasi rin sa babae, depende sa reasons niya. Pero parang tagal naman nun, di ba? Hindi ba dapat by then na-figure out mo na kung anong gusto mo? Correct. Tama. Gusto mo ba mag-commit or hindi? Or just mag-play sino around lalaki forever niya? And ever? Sino ba yung lalaki niya? Pakipost mo nga dyan. Na-batrip eh. Na-batrip eh. Ang gwapo niya ha. Para pagtsagaan siya ng 3 years, no? Sabihin namin, sino ba yan? Hindi, kasi baka naman talagang friends sila. Tapos parang, di ba? Or baka talaga hanggang ganun lang. Minsan, alam mo. Bakit mo pinagtatanggol yung mga lalaking ganyan? Ganun yan. Oh, ha? Oh, overexposed na ako dito. Dito kayo, dito kayo. Pares na guest. Hindi. Hindi, maganda na, no? Maganda na mayroon tayong point of view ng lalaki, may point of view tayo ng babae. Oh, tama. So, ang nangyari, wala din. Walang malinaw na sagot. Diba? Kasi malabo naman talaga. Hindi, tsaka ano talaga. Basically, pag-usapan nyo na lang yun, diba? Lahat naman na-resolve sa pag-uusap. Kiss to kiss basis. Pero grabing kamarteran yung 3 years, ha? Friendship lang. Pero Del. Baka naman iba ang trip. Chick boy. Pwede sa chick. Pwede sa boy. Pwede. Ang tawag doon, chica boy. Ilang 3 years matanda. Old. Ah, mas matanda daw yung lalaki. So, 34, 35. Ayaw naman commit nun kasi baka... De, tama si Kayo doon, kailangan mag-usap. Kasi parang magkaiba sila ng wavelength eh. Yeah. Yan ang ano doon eh. Yung isa, baka gusto na seryoso. Yung isa, baka naman hindi. Parang kasi ng babae, parang nag-usap na sila eh. Friends nga daw eh. Baka nga. Binigyan mo kami ng problema. So, tama lang. Tama lang natapusin na yun. Kung ganun. Kung may ibang ang gusto, siya ayaw. Natakohan pa talaga ako, diba? Ganun lang. Para tinapos niya yata. Nag-stop na daw siya eh. Kami ba may kasalanan kung bakit natapos? Tama na yung... O, ganun. Kasalanan namin. Kasalanan namin. De, natanong lang niya siguro in passing. Pero bakit dito? Deserve naman niya better kasi imagine mo 3 years na siya nagtsatsaga sa ganung setup, 'di ba? Tama. Ito na yung chance niya na to find someone else na sisiguraduhin siya. Kasi unless titigilan niya 'yon, wala siya makikilalang iba. Tama. Coming from a woman ha, na nag-PhD pa. Pumunta ka na nga dito, isa kung pwede lang isama mo na rin siya. Tapusin na natin itong live ta, para pag-usapan na natin ng maayos. So, well, bigyan natin ng time yung... Wala kang mic eh. Basta importante yung bahalaga, sabi ni Paul Ibaba. Hokage. Master, Japanese master. So Doc, maraming salamat sa special surprise guest. Baka pwedeng ano magsalita ka naman ng konti sa mga sambatiin. Okay, hello. Tingin mo ba may katuturan to? Oo naman. Oh, tsaka yung mga girls diyan, know your worth, 'di ba? Yeah. Know your worth 'yan. Mga panibagong episode 'yan, mahaba-habang topic 'yan eh. Naabot na nga tayo halos 2 oras. Future episode. Baka mapadaan ako. So, maraming salamat at walang PF to, pero nagpauwi na po yan kanina. So, napara lang namin. Maraming salamat sa mga taga Plesa, Hillside, sa mga taga, College Bill. Oh, naku, alam na ko saan nakaterna. Binista. Oh, si... Ikaw talaga, Tom. No. Data privacy naman dyan. Wala. Niligaw mo pa eh. So sa guest natin, wrap up, si Mangayan, maraming salamat. Maraming salamat, Mangayan. Thank you. Upcoming Kwarental Trades natin.
May mga giveaway para kami sa mga guests. To follow na lang, di pa namin napapaprint. So, yan. May available din siya soon. So, maraming salamat ulit kay mga Ayan. Any last words sa ating mga viewers? Para sa Kwarental to, no? Yung mga... Sabi ni Ella, sige, antayin ka namin. Antayin ka namin. Hindi. Maraming salamat. Hindi, hindi naman kami alis dito. So, pwede kang pumunta kung ano. Thank you. Okay. Yung mga loyal na magiging ano namin, mga followers namin, magbibigay din kami ng shirts doon sa mga loyal. Papa-raffle tayo. Pagka, ano. Pwede naman mag-drop by sila, diba? Oh, pwede naman. Pagka... Okay, sige. Mga yan, baka yung huling pananalita sa isang henyo, sa isang icon ng Los Baños. Hindi yan totoo, hindi yan totoo. Isang icon ng Los Baños. Hindi kasi yung ano, nakikita ko yung Kwarental eh. Mukhang para to sa mga ganyan edad, no? Yung nakikita ko, no? Yung mga hindi nyo pa alam kung, hindi nyo alam mo, anyo lang sabihin, hindi nyo alam, nahiya kayo. I'm pretty sure alam niya, pero yung mga hindi nyo alam kung anong gusto nyo gawing libangan, hindi nyo alam kung paano sasagutin yung mga nagsasabing ba't di pa kayo nag-aasawa. Hindi nyo alam kung ano yung... Basta la... yung mga ganyan. Text nyo ako. Tuturo ako kayong lumangoy, mag-bike, motor. Ano pa bang... Pwedeng bisyo. Healthy na bisyo. Hindi nyo alam, baka dun yung mga kilala. Kasi minsan nangyayari kaya ayaw na lang mag-asawa yata because... Yun nga, because they think that nandun na sila sa stage na spending. So that they've reached this age na 40s na, may pera, saka na muna sineset aside yung pagsasettle down. Ang suggestion ko sa inyo, gawin nyo yung mga bisyo, tinan nyo, saglit lang yan. Kasi saglit nyo lang yung magagawa, ang dami yun yung capacity nyo to spend. Saka nyo biglang papasok yung magsasettle down kayo. Oh, and you'll be able to find that partner na matatanggap lahat ng mga ano nyo, mga bisyo nyo. Bisyo year yan eh. Bisyo stage yan eh. Mga yan, maraming salamat. Thank you. Palakpakan natin si mga yan. Palakpak. Oh. Special guest natin si Doc Evely. Salamat sa ISIS Bar. ISIS Bar. Thank you. Pag kailangan nyo ano, paraffle, let me know. Yeah, okay. Maraming salamat. So sa mga nanood at nag-stick sa ano natin, Maraming salamat. Like and follow our page for next announcements so, for our next episode. Kung meron kayong gustong i-discuss sa topic, i-post nyo lang sa aming page, Kwarental Guidance, sa Facebook. Di-discuss natin yan. Kukuha tayo ng mga guests para sumagot sa mga tanong nyo. Live, okay? Anything under the sun. Beauty, nox, at 40s, gano'n, ano? Yeah, no. So marami tayo, tsaka yung mga kahit mga, basta, reality na nangyayari sa atin. So maraming salamat sa pag-stay tuned. Tutuloy na namin inuman, so yung may tanong, kung gusto nyo pa magtanong, pumunta na lang kayo dito sa ISIS Bar. Andito pa kami. Sa ngalan ng Kwarental Guidance, sa ngalan ni Awi, ni Top Top, ni Lem, tsaka ni Kayo, Ford, tsaka sa lahat ng mga 96ers, Kwarentals, maraming salamat. See you next episode. Okay, see you next episode.